Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Tropical Depression Caloy at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 4 ng umaga, si Tropical Depression Caloy ay huling namataan sa layong 395 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Taglay pa rin nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran ng Mabagal at patuloy nga nitong binabaybay ang West Philippine Sea palabas yan ng ating area of responsibility. At bagamat at malayo na nga ito sa ating kalupaan ay patuloy pa rin nitong ine-enhance or pinapalakas ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng monsoon rains, lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At para sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Caloy, ine-expect nga natin na in the next 12 hours ay patuloy itong kikilos pa-northwestward or kikilos ito pa-northwestward. Palayo pa rin yan sa ating area of responsibility, palabas ng PAR. And also ine-expect natin na bukas ng madaling araw or ng early morning ay nasa labas na nga ito ng ating area of responsibility. Then patuloy itong kikilos pa-northwestward, palayo pa ng PAR at patungo dito sa bahagi ng Southern China. At dahil nga malayo itong si Bagyong Caloy sa ating kalupaan, ay wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit anumang bahagi ng ating bansa. At ina-expect natin na ang southwest monsoon o habagat ang magdudulot ng mga bugso ng malalakas na hangin, lalong-lalo na yan sa areas ng extreme northern Luzon, maging sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. And also, dahil sa southwest monsoon o habagat, ay na-expect din natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Ngunit wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag, lalong-lalo na po yan sa mga dagat-baybayin ng northern Luzon, maging sa kanlurang dagat-baybayin ng central at southern Luzon. At para naman sa track and intensity ni Bagyong Caloy, ina-expect natin na ngayong araw ay magiging mabagal yung pagkilos nito at magiging pabago-bago pa yung pagkilos nito. And then bukas, ina-expect natin na maaari na nga itong lumabas ng ating area of responsibility. Ngunit hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na maaaring magbago or magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito at maaari pa itong maglagi ng medyo mas matagal pa sa loob ng PAR. And also, in the next 48 hours, na-expect din natin na mananatili bilang isang tropical depression si Bagyong Caloy. And by Friday afternoon ay meron naman itong posibilidad na bahagyang lumakas at maging isang tropical storm. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, ina-expect natin ang monsoon rains or yung episode ng halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa buong araw. Dito yan sa mga lalawigan ng Bataan, Zambales, maging sa lalawigan ng Occidental at Oriental Mindoro, sa bahagi ng Palawan, sa lalawigan ng Aurora at Quezon, kung saan mataas na nga po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ina-advise po natin yung mga kababayan natin dyan na makipag-ugnayan po tayo sa ating lokal na pamahalaan para po sa mga aksyon na maaari nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon, ina-expect din natin ngayong araw yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Kaya pinapaalalahanan pa rin po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At para sa ating forecast temperature sa bahagi ng Lawag, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 22. Sa bahagi ng Tuguegarao ay 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tagaytay ay 22 to 28. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi, maging sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 30 degrees Celsius.
At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ina-expect din natin ngayong araw yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi yan ng Visayas, maging sa mga lalawigan sa Zamboanga Peninsula, kung saan muli po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at paguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga nakatira sa low-lying areas, maging yung malapit sa sapa, sa ilog at sa mga bulubunduking lugar. At para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ngayong araw, ina-expect natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. At meron din tayo mga tsansa ng mga isolated or mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay maaaring maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Zamboanga ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Cagayan de Oro ay 24 to 30. At sa Davao, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako si Grace Castañeda. Magandang umaga po.